Pangatlo na to, Mr. Chair. Anong gagawin natin sa taong ito? Gusto sana kitang tanungin pero ayaw ko nang maniwala sa iyo eh. Certified urgent yan under the office of the mayor. Kaya nga kinocover mo si mayor eh. So kanina sinasabi mo wala namang certified urgent letter ang mayor. Bakit mo nilagay sa calendar of business on January 14, 2020? Yung pong certification itself wala po sa office ko. But... Kaya nga, bakit mo nilagay nga na certified urgent from the office of the mayor, wala naman pala. So this is misleading. Yun po ang banggit ng presiding officer during that time. Bakit hindi mo sinabi certified urgent per advice of the presiding officer? Your Honor, please. Hindi nga, para nga sigurado ka. Yung pala yung pinangangatawanan mo eh. Po, bakit hindi mo nilagay certified urgent per advice of the presiding officer? Actually po yun ang matagal na naming practice. Pag sinabi po ng membro, wala akong pakialam sa practice mo. Ang sinasabi ko ito kasi mga dokumento ito eh. Nakapag-iinit ng ulo kasi ang kanina ka pa eh. Nilagay minutes ito eh. Calendar of business. Sinabi mo certified urgent from the office of the mayor, hindi pala totoo. So niloko mo na yung sanggunian bayan, tama? Pati kami, niloloko mo rito. Tama? Tama o hindi? Wala po akong niloloko, sir. Ito yung nilagay mo rito eh. Sinasabi mo galing pala sa presiding officer, bakit sinabi mo sa mayor? Pagkatapos sinabi mo uli, sa minutes na ito, the same date, January 14, 2020, certified urgent under the office of the mayor. Pangalawang panluloko na naman ito. Mr. Chair, ano ba ang ating rule kapag niloloko tayo? As of now, we have a quorum and it all depends on the members. Sinasabi ko sa iyo kanina pa eh. Dalawang panluloko na ito. Sagot. Anong gusto mo sabihin? Ayon po dito sa certification, Your Honor, please. Okay, sa agenda mo, sabi mo certified urgent from the mayor. Hindi totoo, galing pala sa presiding officer. Pagkatapos sa minutes of the meeting, certified urgent from the office of the mayor, hindi rin totoo. Pagkatapos nagbigay ka ngayon ng certification, pangatlo. Ito ngayon lang, binigay mo sa amin. Certified urgent coming from the office of the mayor. Pangatlo na to, Mr. Chair. Anong gagawin natin sa taong ito? Gusto sana kitang tanungin pero ayaw ko nang maniwala sa iyo eh. Hey, answer, Your Honor. Please. Oh. Opo. Ang banggit po sa akin ng presiding officer during that time, certified urgent yan under the office of the mayor. Kaya nga, kinocover mo si mayor eh. Tingnan mo. Under the office of the mayor po ang sinasabi. Kaya nga, kinocover mo siya. Ito, January 14, gumawa na kayo ng ordinance. Isipin mo, Mr. Chair, in agenda ng January 14, kinocover ng minutes ng January 14, January 14 pa rin ang ordinance. Sa isang araw, kaya nga mayroong urgency. Pero wala kang nakitang urgency sa office ng mayor. Sinasabi mo, did you advise the mayor when you prepared the agenda that your presiding officer informed you that it's certified urgent from the mayor? Did you call the mayor that it was certified urgent? Your Honor, please. Ako po yung SB Secretary lang po. Tinatanong nga kita. Kung ano lang po ang sasabihin ng mga bosses natin, hindi ko po may tatanong sa kanila kung nasaan yung in respect to them, Your Honor. Sila po, yung pong hindi Vice ko Mayor, sinasabi ang respeto dito. Mamaya na yung respeto. Ang sinasabi ko, tinawagan mo man lang si Mayor, tinext mo si Mayor. Mayor, totoo po bang certified urgent ito? Sinabi mo ba? Hindi po, Your Honor, naniniwala lang po ako doon sa banggit ng presiding officer during that time. Yun lang po ang... Natural po, hindi ko naman po tatanungin. Wala po, it's outside the authority of the SB Secretary to disagree with the Vice Mayor or any member of the Council whether totoo po ang presentation nila so sa akin. So you follow your bosses blindly? Honestly, kung ano no, po... No. Do you follow your bosses blindly? Out of respect, Your Honor. Out of respect? Opo, opo. Kasi po, hindi ko makukwestiyon. So pwede kang magbulag-bulagan dahil sa pagrespeto mo sa kanila? I stand on the... Kaya nga.
So pwede kang makulong, di ba? Sapagkat pinagsinungalingan mo kami tatlong beses. Sa Biblia, nung tinanong si Apostol Pedro tatlong beses na tumilaw kang manok, baka ganyan ang mangyari sa'yo. So magsasabi ka na ba ng totoo o hindi? Your Honor, please. Yun po, ang lahat po ng sinasabi ko dito ay totoo because I am under okay, oath, so totoo rin that there are at least 12 requirements na dapat sana ay kinuha nyo muna bago kayo nakagawa ng land conversion. Ang mga ito ay marami ito, pero ang tatlong pinaka-importante, certification from the Department of Environment and Natural Resources stating that the land is classified as alienable and disposable. Certification from the Department of Agriculture as the total area of existing agricultural sugar lands. Certification from the Department of Agrarian Reform indicating that such lands are not distributed or covered by notice of valuation and CARP, blah, blah, blah. 12 po ang iba pang mga requirements. Kahit na wala itong requirements na ito, na-reclassify po ninyo yung lupa nung mag-asawang Lilibet Anisete at Fernando Anisete. Tama po. As per record, Your Honor, tama po, based on the... So, sa mga tweet, kahit wala pong requirements, ganun po kabilis sa loob ng isang araw lamang sa kabila ng pagtatanggi mo na walang letter of urgency. Malinaw dito na binilisan po ninyo yung paggagawa ng resolution para lamang may sakatuparan ninyo yung land conversion kahit na walang necessary documents required by law. Tama po? Sir, yung tama po? Opo, opo. Ayun, Mr. Chair, tingnan mo itong mga... Ngayon po, Mr. Chair, wala kasi ang ombudsman sapagkat sinabi nga nila hindi sila makakapag-attend dito. Pero ang original charge po kasi kay Mayor, gross neglect of duty at saka grave misconduct under Section 3E, Republic Act 3019, anti-graft and corrupt practices po ito. Ngayon, gusto ko po sanang itanong, with all due respect sa ombudsman, bakit po nung mapatawan po siya ng 6-month suspension, ay naging administratively liable lang siya for simple neglect of duty and simple misconduct. Ito sana yung, kaya po ka tayo dumidinig dito, Mr. Chair, sapagkat tinanggap na po na there are 12 requirements necessary for them to evaluate whether or not they will reclassify the land, pero wala, inamin po nila. Bakit po kaya simple neglect of duty and simple misconduct lang ang naipataw ng ombudsman? Siguro bibisitahin po natin siguro, Mr. Chair, sa mga susunod na araw, baka pwede nating isuggest na i-amend natin ang charter ng ombudsman. Anyway, Congressman Marcoleta, your point is duly noted and we'll write a letter to the Office of the Ombudsman with regards to that. And actually, question of the issue with regards to reclassification, ito din pong nangyari doon sa Mexico, Pampanga, yung mga conversion ng lupa na walang specific requirements. And in fact, in this issue with regards to the Mangaron property, may sulat po dito, we have just received a letter coming from the Department of Agrarian Reform and DNR na indeed wala ngang certificate of conversion. So it confirms the allegation. Comandante, please proceed. Ang binabanggit ko po, I'm referring to Section 60, Chapter 4 po ng disciplinary action. Ito po sa charter ng ombudsman, Mr. Chair. Nasa pagdidisiplina pala ng elective local officials, ay hindi lamang suspension, kasama po yung removal from office on any of the following grounds, ano? Dishonesty, abuse of authority. Ito po, sa tingin ko po, higit pa rito yung nangyari ngayon. Ngayon, meron po bang representative ang sangguniang panlalawigan, Mr. Chair? Please, Attorney Enlas. Magandang umaga po sa inyo lahat. Attorney Enlas, yes, are you familiar with DILG Opinion Number 22, Series of 2020? I'm very familiar, sir, but if you could refresh my memory. Ang date po nito ay
January 31, 2020. I'm not really familiar, sir. Ito po kasing circular na to, legal opinion na ito po kasi binabanggit Mr. Chair na yung pong probinsya ng Pampanga ay gumawa ng Memorandum Circular Number 54, Series of 1993, which is in connection with Section 20 of Republic Act 7160, na kung saan po ay ang sangguniang panglalawigan po may either approve or disapprove an application or reclassification of agricultural lands. Halimbawa po, when the land ceases to be economically feasible and sound for agricultural purposes as determined by the Department of Agriculture. O kaya po naman, where the land shall have substantially greater economic value. With these parameters, sir, maaari po ninyong tingnan, balikan nyo uli itong ginawa ng munisipyo ng San Simon base po rito sa parametro ng binabanggit ko pong dokumento sa inyo. Yes, sir. We will check our record, sir, if that ordinance is in compliance with that DILG opinion with respect to land reclassification. Thank you. Kanina po, Mr. Chair, ay nabanggit nga yung anomalous land purchases sa expansion po ng munisipyo ng San Simon, na kung saan dito ay nasuspindi pala si Mayor Abundio Punsalan ng 6 months, pero May 2020 pa po ito, so matagal na ito. Ang violation niya po rito, again, is grave misconduct. In charges po niya, gross negligence and gross dereliction of duty and grave abuse of authority under Section 660 of the Local Government Code. Dito po yung gusto sana nating i-refer sa Ombudsman, Mr. Chair, sapagkat dito maliwanag na naman, yung background po nito ay illegal use and disbursement of public funds. Ito po yung 45 million pesos. Yung lote po na binili ng munisipyo ay covered po ng resolution dated February 4, 2020. Ito, urgent resolution na naman po ito. Pro urgent resolution po ito. Sabi po ni George Carino, Mr. Chair, meron pong kontrata itong pagbabayar na ito. Tama po ba ito, Mr. Carino? Po ba yung sangguniang secretary anong panahon na ito ibinili? Opo, Your Honor. So meron po bang kontrata ito? Yung pong contract, hindi ko po... it's the in the office of the mayor. O pwede po ba sumagot si mayor? Mayor, kayo po kasi inasunto rito. Administrative case po na isinampa ng sangguniang panlalawigan. Ang sinasabi po rito ay wala po kayong deed of sale. Tama po ba ito? Your Honor, hindi po tama. May kontrata po. May deed of absolute sale po kami. Nai-submit na po ba nyo sa opisina ng COMSEC po ito? Hindi pa po yata. Pero sa sangguniang bayan panlalawigan po, nai-submit yan kasi na-penalty po ako ng 6 months yan eh. For my administrative... Kasama po yung meron pong corresponding voucher po ito ng sale? Yes po, meron po, kompleto po. Meron pong certified true copies ng titles? Meron po, magsasubmit po kami ulit. Meron pong authority of sale? Meron po, at ratification. Merong appraised market value? Independent po, hindi po government. Ano po? Independent appraisal po yung aming pinagbasa. Lahat po ng itong sinasabi ninyo, inaisubmit po ninyo sa COMSEC? Hindi pa po, hindi pa. Kanino po nyo sinubmit? Sa sangguniang panlalawigan po during the hearing of the case. Nandiyan po yung sangguniang panlalawigan. Sinubmit po lahat ang dokumentong ito na binabanggit natin. May be recognized, Your Honor, please. Yes, sir. We have a copy of our official copy of our decision rendered in the administrative case filed against Mayor Abundio Punsalan et al., Your Honor. This was a decision rendered by the Sangguniang Panlalawigan way back in May 24, 2021. And we impose the maximum penalty allowed by law to the Sangguniang, wherein we impose the maximum penalty of 6 months suspension. I meant to question his statement that there was a valid deed of sale. Ang totoo, wala.
Yes, kaya nagsisinungaling na naman siya sa ating ano, take note, Mr. Chair. Hindi lamang yun, kahit na mag-produce sila ng deed of sale, hindi po pwede because the deed of sale is between the owner and Mr. Gian J.B. Reyes Lim. Ito pong Gian Reyes Lim has no authority to sell the subject lots. Hindi naman po siya, kasi itong mga binili nilang, tama yung sinasabi nyo, binili nilang mga lupa are involved in a case pending before the RTC of Makabebe, Pampanga and Branch 54. Yes, Your Honor. Ito po ay pinoprobate pa to sa will ni Artemio Reyes Sr. Hindi ha? Special Proceedings Number 05-0534. Ngayon, si Gian Reyes does not appear to be an heir to this probate proceedings. Hindi rin siya administrator. Paano po ibinenta kay Lim yung mga lupa at kahit na ito'y cover pa ng deed of sale, hindi tama, mali din. Hindi ba, attorney? Yes, Your Honor. At pagkatapos, ang gusto kong itanong sa'yo, kagaya ng sinabi mo, totoo lahat yun, puro mali ang kanilang mga ginawa at mga patakaran nila. Kaya nga po yung charge nila, grave misconduct in office, gross negligence in the performance of official duties, and gross dereliction of duty. Ngayon po, ang tinatanong ko, kung anong opinion mo, if we talk about Section 20 of the Local Government Code, po pwede naman kasing removal from office eh. Bakit po ang ginawa ng local government ng Pampanga ay 6-month suspension? Anyway, attorney, no? Yes, sir. Indulgence attorney and Congressman Marcoleta. Before you proceed and answer the query of Congressman Marcoleta, let me acknowledge the presence of the good Congressman Cyril C. Dugo, representing APIC Party List. Thank you. Please proceed, attorney. Yes, Your Honor. The committee would have wanted, Your Honor, in the case to impose the maximum penalty of removal from office. But under present jurisdiction, jurisprudence, Your Honor, we are only allowed to impose the maximum penalty of 6 months, Your Honor. That's why we our hands are tied with respect to the maximum penalty of 6 months, Your Honor. Anong jurisprudence ang sinasabi mo, attorney? I have the exact exact citation, Your Honor, but we do not have the authority. But the citation cannot be clearer than Section 60 of the Local Government Code. Yes, supposedly, Your Honor. We agree, Your Honor, but our hands are tied with there was this decision with respect to the maximum penalty imposable, Your Honor. In the next hearing, I can. Tingnan po ninyo, nag-reclassify sila. Walang requirements. Kahit isa. Yes, Your Honor. Dito, bumili sila ng lupa, litigated pa, under probate, at hindi naman kasangkot yung binayaran nila ng 45 million. Hindi pa po nyo na-appreciate itong nakalagay rito, removal from office, Section 60, ang sinasabi po rito, abuse of authority is one of the grounds. Yes, Your Honor. I perfectly agree with you, Your Honor, but we are constrained by existing jurisprudence, Your Honor. I can cite the jurisprudence, but not today, because I have to check the exact citation, Your Honor. Sinasabi niya, you were limited only to 6 months? Yes, Your Honor. Local governments, the Sangguniang Panlalawigan. Baka naman yung kaso na yun is not on all fours with si, no, dito Honor. Po sa kasong pinag-uusapan natin ngayon. Baka hindi naman kapareho. Baka yun naman, hindi ganito. Hopefully, that through this committee, that could be clarified as well, Your Honor, so that as in the local government units over which we have administrative disciplinary powers, Your Honor, can be cleared as to really the extent of the penalty that we could impose on the erring public officials, Your Honor.